Guys, so ang topic natin ngayon is how to set up your MetaMask from scratch. Since yung previous video natin, pinakita ko kung paano bumili from GCash ng BNB sa Binance and then i-transfer yun sa MetaMask. So ito, sundan lang natin to. Search natin yung MetaMask and sa metamask.io, i-download natin yung MetaMask extension para sa Chrome. Make sure natin na extension to and metamask.io yung source natin para hindi tayo mabiktima ng mga pag-hack tong account. So yun, so kita nyo naman sa screen kung paano and get started. And then once mag-get started, let's create a wallet. So I agree. And then nominate lang natin yung password natin. And then yon, check lang natin yon. And then from this, click lang natin yung next. And then makikita na natin yung secret backup phrase natin. So same nung nag-prepare tayo for Axie. So reminder, i-keep natin to. This is very important. Ito yung sinusulat sa papel and hindi kinikip digitally. Pero itong account na to is for testing lang naman. So okay lang na ipakita ko para mas clear sa mga gustong gumawa ng account. And then, ayun, sundan lang natin yung chronological order nitong mga nasa seed phrase. And confirm. So yun, congratulations. Meron na tayong account sa MetaMask. Close lang natin to. Pwede rin yung namang basahin yan. So given na meron na tayong MetaMask account, ang kailangan naman natin is mabago natin tong network na to. Kasi yung CYT, di ba, ang sabi, sa Binance Smart Chain siya or sa Polygon Network. Pero yung Polygon Network, parang parating pa lang eh. So, gamitin natin yung Smart Chain. And kanina, pinakita ko pala kung paano ipin yung MetaMask dun sa taas na skip na natin. So, pwede nyo naman balikan yun. Kiklik ko lang yung pin. And then, yun, ganito lang tayo mag-ooperate. So, ang problem natin ngayon, wala tayong Binance Smart Chain dito. And ang gagawin lang natin, kinuha ko na yung details coming from my account. So, important to para makapag-transact tayo and magkaroon ng connection yung mga cryptocurrency na ipaprocess natin. So, isishare ko na lang dito sa description link. Isishare ko na lang dito sa description para magamit nyo rin. So, as you can see, manually na tayo nag-a-add, diba? Kasi meron din mga browser na hindi siya automatically na nag-show up. Lalo na kung first time mo lang din. So yun, ngayon nga, meron na tayong Binance Smart Chain Network. So meaning, pwede na tayong makapag-transfer coming from Binance to MetaMask. And syempre for certain currency kasi yun yung nire-require na network. So punta tayo sa Dragonary.com. Click natin yung CYT. So ito na yung ape swap na pwede natin gamitin na pang convert. And then click natin dito yung smart chain. And make sure natin na yung account natin intended for this yung gamit natin. So connect the wallet. Click natin yung MetaMask. So ito yung recommended. Ito yung preferred like yung Binance. So click next. And then connect. And ayun, successful na, connected na siya. So makikita rin natin yung BSC, so yung Binance Smart Chain. And then may Polygon din doon na option. Pero I prefer yung BSC na lang kasi nakapag-transact na ako dito and successful naman. So itong banana na token na to, hindi na tayo magma-manual, so pwede na natin siyang i-add coming from ApeSwap since naka-connect naman din siya. So, dito sa asset, makikita natin nandito na yung BNB tsaka yung banana.
Kasi yung isang option natin para makapag-CYTS, i-swap natin yung BNB to CYT. Ngayon, wala tayong CYT dito. So, manually, i-add natin siya. And para makuha natin yung mga contract address nun, pwede tayong pumunta dun sa Telegram. And then, makikita natin dyan yung link for the BSR scan na information. Tama nga ba? BSR ba yun? BSC scan. Sorry. And then, ginawa ko para mas sure din tayo. Bumalik ako dun sa account ko. And then, i-copy na lang natin yung details dito para sure tayo. So, View and Explorer. So, ito yung link na ginamit ko. And successful din naman yung processing ko dito dun sa previous video. So, add token tayo. Lagay natin yung contract address. And then, that makita natin dito. CYT, tas 18. Click next. Then, add. So, make sure natin na tama yung mga data natin para hindi mawala yung mga tinatransfer natin na currency. So, yun, as you can see, okay na, nakasetup na lahat. And yung kulang na lang is mag-transfer tayo ng BNB dito. Once ma-transfer natin yan dyan, since connected siya sa ApeSwap, pwede na tayo mag-convert. So, yung process lang naman, andun sa previous video, coming from the Binance, ita-transfer natin yung BNB natin papunta doon sa MetaMask address. And kapag na-transfer na natin yon, magre-reflect na rin yung BNB natin dito sa site na to. And then select lang natin yung CYT, palitan natin yung banana para makapag-convert tayo. And once ma-convert natin yon, lalabas na yung amount dito sa CYT and syempre mawawala na yung laman doon sa BNB. And then coming from here, pwede na nating isend yung CYT dito naman sa Coinary account natin. Kunin natin yung address. And dyan na natin yung isa-send guys. So medyo matrabaho lang no. Pero ito kasi yung process pa lang na nakita natin. Kung may iba kayong idea na mas mabilis, mas konting mga fees yung babayaran natin, so feel free to comment and share your experience para mapadali rin yung mga action na kailangan gawin ng community. Okay. So once na mag-transfer tayo dito sa activity, makikita naman natin dyan yung contract interaction. And once na mag-complete yun, dapat makikita na natin yung tin-transfer natin na CYT doon sa Coinary account natin. Like this. So meron na akong CYT dito. Ang challenge ko na lang, how I can transfer it to my Dragonary account. Pero kung makikita mo dito, zero pa rin siya. Dapat pag i-click mo yung mga arrows na yun, incoming and outgoing, feeling ko dapat meron tayong transaction dyan eh. If you want to transfer the amount to your account or to the Dragonary, keep it in the Dragonary account. Pero hindi pa siya gumagana ngayon. And dito naman sa part na to, may mga minted tokens na ako coming from Daily Grind. So makita nyo may 200 ako dyan. And yung problem is, hindi ko pa siya ma-transfer to Dragonary or to my account kasi naka-disable pa. And I need to wait for the specified date ton. So hinihintay ko lang din siya. And for now, yun pa lang yung alam ko ngayon. So we are all new in this game, in this area. And for sure, magagamay din natin yan eventually. Okay? So I hope this video helps you, and kung tingin mo this will be valuable for others, feel free to share. And kung may mga nakita ka na kailangang improve, so let me know ha, para ma-improve natin yung natin, yung details dito. Usually ina-update ko naman yung sa description and comments nakapin. And ito naman yung example, when you are connecting to a certain site kapag may MetaMask ka sa extension, so ganun lang din yung process. Connect and then select the account, and then yun, connection lang, and once successful, so yun, makakapag
communicate na yung MetaMask wallet mo tsaka yung website na yon. Okay? Ayun, so I hope kahit pa paano naging comfortable na kayo in this process. Thank you and stay safe. Bye.